Hello everyone. Thank you po sa pag-invite at pag-attend po dito sa ating second virtual ladies fellowship. At ako po ay masaya at nandito po kayo. At ngayon po ay isi-share ko sa inyo kung ano ang aking pananaw sa not the same person, understanding your spouse. Siyempre po, nung una, may attitude na ipinakita ang ating asawa sa akin na akala ko ay ganun na siya hanggang ngayon sa pagdaan ng panahon. Pero, nag-iiba po pala. May konti lang naman diferensya. Of course, pag konti lang naman okay na yung hindi ko ba. At kung meron man pong ganun, syempre, tanggapin natin. At sa pagtanggap na yun ay lalo natin mamahalin ang ating asawa. Mag-a-adjust lang naman, di ba? At syempre po, kung meron siyang pagkukulang para maging maayos ang lahat, pupunuan ko na lang at iintindihin. Kung siya po ay maingay, ako naman ay tahimik. Kung lagi siyang nagsasalita at galit, ako naman ay kalmado. Ganun lang naman po para maayos tayo. At syempre, ako po kasi ang gusto ko po sa aming pamilya ay tahimik lang. Peaceful ang environment. Ayoko po yung maingay, natetense ang lahat dahil may nag-aaway, may nagagalit. So, ako po ay tahimik lang. Hindi ko papansinin. Siguro manhid ako, hindi naman. Kasi mas kaya kong tumahimik kaysa makarinig or makipag-away. Kasi ayoko yung maingay, yung hindi tahimik ang puso. Hindi po ba? So, yun po ang may share ko para lalo pong magtagal at maging matibay ang relasyon ng bawat isa. Ay laging kalmado. Ang isa, kung ang isa man ay hindi, magbigayan, mag-unawaan, at magmahalan. Kung ano yung pagkukulang ng isa, punuan. Loving the imperfection. Yun po yung lagi kong sinasabi. Kasi wala kong taong perfecto. Okay po, yan lang po ang may share ko. Thank you!